lang sa tinubos ng bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanalig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay maisaloob namin at maisakatuparan. Sa pagtataguyod mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna tayong lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Yan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo, at doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon,
ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat sa gawang mabuti, siya ay nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong isusunggo, totoo ang tuturo, pangako ni Kristong guro. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay. Kundi, ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. Marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibate ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Hoy, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen. Salamat sa Diyos, umuulan na. Amen. Salamat sa Diyos, patuloy tayong minamahal ni Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Matanong ko nga ho kayo, alam niyo ba lahat ng mga bagay sa mundong ibabaw na ito? Hindi. No? Hindi natin malalaman lahat yan. Sapagkat tayo ay may kani-kaniyang kwento, no? May kani-kanya tayong patotoo. Subalit hindi lahat yan kailangan mong ilagay, kailangan mong sabihin. Sapagkat ang pinakamahalaga para malaman mo ito ay kukunin mo lang kung ano ang mahalaga. Kukunin mo lang kung ano ang importante.
sapag hindi mo malalaman ang lahat. Anong ibig kong sabihin? Sa paaralan, hindi maiiwasan na ang mga estudyante magre-report sa klase. At kapag ikay nagre-report sa klase, ang kukunin mo lang ay yung mga important details. Kukunin mo lang yung mahahalaga. Hindi mo ilalagay lahat. Magbasa na lang tayo. Ay, nilagay mo na lahat eh. Kukunin mo lang ang mga importante. Sapagkat may mga bagay-bagay naman na hindi naman pwedeng ilagay dyan. No? Sapat na siya'y pinanganak, itong pinag-aralan niya, at ito ang natapos niya. Hindi mo na ilalagay na nung bata siya, siya'y nahulog sa kanal. No? Hindi pa nung bata siya'y nagkaroon siya ng girlfriend, lahat ay busted. Hindi na. Kukunin mo lang ang pinakamahalaga. Bakit ito ang aking panimula ng aking pagninilay? Sapagkat narinig natin, no? Ito na yung kahuli-hulihang mga pangungusap sa mabuting balita ayon kay San Juan. Kung kay nakasimba kahapon, narinig natin, no, na si Pedro ay tinanong ng tatlong beses ng Panginoon, iniibig mo ba ako? Na kung saan pinapanauli ng Panginoong Hesus kay Pedro, sumunod ka muli sa akin. Sa kabila ng iyong mga pagkakamali, ang mahalaga, ikaw ay susunod sa aking muli. At ngayon naman, narinig natin, nakita ni Pedro ang yung pinakamamahal na alagad. No? Sino yun? Ay walang iba kundi si San Juan. Nasabi ng mabuting balita, yung humilig sa dibdib ni Jesus. Tinanong ni Pedro si Jesus, ano naman ang mangyayari sa... Alam mo, minsan kasi si San Pedro, napaka-sarcastic. Pwede naman sabihin, ano po mangyayari sa alagad na ito? Aba, hindi ang sabi ni San Pedro ganito, ano mangyayari sa taong ito? No? Para baga may ilaman eh. No? Subalit, anong sabi sa kanya ng Panginoon? Eh kung ibig ko na mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Minsan kasi, ang tao, pakialamero. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan niyo katabi niyo. Sabi niyo, pakialamero ka ba? Yan. Hirap kasi sa atay, nangingialam tayo. Buhay ng may buhay, ichichismis mo. Hindi mo man pag-aari, kukunin mo. Oh? Yung jowa ng iba, kukunin mo. Hindi naman sa iyo yan. Hirap nating mangialam. No? At yung misang pangingialam ko at pangingialam natin, yan ang magiging mitsa para tayo ay mapahamak. Subalit napakaganda ng sagot ni Jesus, bakit? Ano ang sa iyo kung gusto kong siya'y mabuhay hanggang sa pagbabalik ko? Anong pinakikita dito ng Panginoong Jesus? Tandaan natin, si San Juan ay isa sa pinakatapat na alagad ng Panginoong Jesus. Hindi siya nang iwan. No? Hindi siya bumitaw. Siya ang kasama ng mahal na ina sa paanan ng krus. No? At nung nabuhay ang Panginoong Jesus, siya ang unang naniwala na nabuhay si Jesus. At nung nagpakita ang Panginoong Jesus sa pangpang, sinabi niya kay Pedro, iyan ang Panginoon. Siya ang sumisimbolo, lumalarawan sa mga taong tapat sa Panginoon. At sa katapatang iyan ni San Juan, ay siya'y biniyayaan ng Diyos. Ano yun? Ay siya lang naman po ang kahuli-hulihang alagad ng Panginoon na namatay. He died at the age of 90. At hindi sa lahat ng mga apostol ni Jesus, hindi siya naging martir. Namatay siya sa katandaan. At ang maganda nito, si San Juan, pinatotoo niya si Jesus sa pamamagitan ng pagsusulat ng mabuting balita. At ipinamalas dito ni San Juan na itong Jesus na nakasama niya, na nakapiling niya, ay hindi basta tao, siya ay totoong Diyos.
At ang sabi sa ating mabuting balita, hindi magkakasya lahat ng kanyang susulatin. Hindi magkakasya sa daigdig ang lahat ng kanyang susulatin. May totoo nga naman. Sapagkat lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus, hindi kayang arukin ng utak ng tao. Hindi kaya. No? Subalit, sa Ebanghelyo ni San Juan, ipinakita niya kung papaanong ang pagliligtas ng Diyos ay naganap sa pamamagitan ni Jesus. At tayo pinapaalalahan na sapagkat ngayong araw, pagdating mamayang gabi, no, ay tayo magsisimula na ng bihilya sa dakilang kapistahan ng Pentecostes o ang dakilang pagpanaog ng Espiritu Santo. Mamayang gabi, sisimula na natin, no, ang pagtatapos ng panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Sapagkat ang huling araw, no, ng panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo. Tayo'y inaanyayahan ng ating mabuting balita na katulad ni Juan, tayo ay laging magpatotoo kay Jesus. Amen? Hindi lang sa salita, hindi lang sa panunulat, kundi mas lalong higit sa aking buhay. Amen? Bakit ba tayo pumupunta sa Minor Basilica, sa pambansang dambanan ng Pong Jesus Nazareno? Tayo'y pumupunta dito sapagkat tayo'y nananalangin sa Panginoong Jesus Nazareno na nawa, yung kanyang pagkatao, yung kanyang mga halimbawa, mabahaginan ako at mabahaginan tayo. Na paglabas ko sa simbahang ito, hindi na yung ako ang makikita nila. Hindi na yung isang deboto ang makikita nila, kundi ang makikita ng mga taong makakasalubong natin ay ang mukha, puso at katauhan ng Poong Jesus Nazareno. Amen? At yan ang kinakailangan ng mundo ngayon. Ako at tayo ay maging saksi para kay Jesus. Sapagkat sa panahon ngayon, ang mga tao takot maging saksi kay Jesus. Inaalaala nila kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Inaalaala nila ano ang mangyayari sa kanila. Inaalaala nila kung anong sasabihin sa kanila. Subalit tayo pinapaalalahanan na ang wika ng Panginoong Jesus, kapag ako ay ikinahiya nyo dito sa mundong ibabaw na ito, ikakahiya ko rin kayo sa taas. Subalit kapag ako ay inyong ipinangaral dito sa mundong ito, pagdating mo sa langit, kita'y tatanggapin, no, ng bukas na ang aking mga kamay upang tanggapin sa kaharian ng langit. Hari nawa, sa pagpapatuloy na ating banalamisa ngayong umagang ito, nawa ang pagpapatuo-totoo ko kay Kristo ay hindi lang sa pamamagitan ng salita, hindi lang sa pamamagitan ng panulat, kundi makita ang pagiging saksi ko sa ating Poong Jesus Nazareno na namuling nabuhay sa pamamagitan ng aking kilos at gawa. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Magsitayo na po ang lahat. Si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama ay nagnanais na unahin natin ng higit sa lahat ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos na may pagmamalasakit na katulad na ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu
Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may karamdaman naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa, kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo, ay maaaring maging biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan, naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ama, binigyan ng iyong anak ng higit ng pagpapahalaga sa lahat ang mga bagay na makalulugod sa iyo, kahit tumandong pa sa kanyang pagpapakasakit para sa sangkatauhan. Loobin mo lagi namin siyang maparangalan. Sa tuwing ginagawa namin siyang maparangalan, sa tuwing ginagawa namin siyang pinakamahalaga sa aming buhay, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdirimang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makungha matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdirimang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ito, may handa nawang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng manghen na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi,
tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglikod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Tambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas nating si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalat ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Do not let your hearts be troubled. Do not stay afraid. It is really I who you seek. I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you remain, in your hearts I'll stay. I am with you till the end of your days. I am in you, have faith that I hold you even when you let go, and I love you must know. I am here, I am ever with you. Do not let your hearts be troubled. Do not stay afraid. I'm beyond all anguish, all death. I'm risen to life anew. When you feel that you've been empty and can give no more, know that I am your breath and I feel your soul. I am with you till the end of your days. I am in you, have faith that I hold you even when you let go, and I love you, you must know. I am here, I am ever with you. I am with you till the end of your days. I am in you, have faith that I hold you even when you let go, and I love you, you must know. I am here, I am ever with you. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Dalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na salusalo, ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap naming ang lumay talikdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.